Hello! Welcome back to my channel. I'm Dr. Dave Jeffrey Camposano. Our topic for the discussion today is all about ellipse with center at H and K. So last time we discussed about ellipse with center at H and K. Center at origin. So ganun din to. Kaya nga lang, nagkaroon lang tayo ng H saka K. Medyo magkakaroon lang ng konting additional na dagdag sa solutions natin. Pero ganun pa rin yun. Kung pagmamasdan nyo yung pattern natin or yung guide natin, nandun pa rin si ABC. Kailangan pa rin natin si ABC, no? Yan, nakikita natin. Pero meron na tayong H and K. So, ganun pa rin. Pag ang goal natin dito, makuha natin yung value ni A, B, C, H, and K. Okay? So, let us try. Solve tayo. Find the coordinates of the foci and vertices, the end of the major axis and minor axis, the end of latus rectum, then draw the ellipse. Draw the ellipse. Ayan. So number one, kopyahin natin yung problem. X minus 7 squared over 25 plus y plus 2 squared over 16 is equal to 1. So, naka-standard form na siya, no? Ano yung ginawa natin? Kailangan malaman natin kung nakanino yung mas malaking denominator, na kay x ba or na kay y. So, obviously, na kay x. So, tignan natin yung pattern natin. So, yan. Sa color blue tayo. Ibig sabihin, yung ellipse natin na pahiga. So, tingin lang tayo sa color blue. Kopyahin natin yung formula. X minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared is equal to 1. So, kung mapapansin nyo, sa formula natin, negative siya. So, if we are going to get the value of h and k, dapat opposite siya. So, katulad nito, tignan nyo, negative 7 siya, so dahil negative tayo dito, magiging positive siya. Ito, positive tayo dito, so dahil negative to, magiging negative. So, meron na tayong h and k ngayon. H and k. So, ang h natin is 7, positive 7. Ang k natin is negative 2. So, yan yung center natin. Nasa 7 saka negative 2 tayo. Okay, so, tandaan nyo, opposite ha, kabaliktaran. A squared, ano yung a squared natin? 25. Ang a natin is positive negative 5. Ang b squared is equal to 16. B is equal to positive negative 4. To solve for C, the formula will be square root of C a squared minus b squared. C is equal to 25 minus 16. C is equal to square root of 9. C is equal to 3. Ayan, medyo maganda-ganda yung given natin. Puro whole number, no? So, kompleto na. Meron na tayong A, B, C, H, and K. So, ang gagawin na lang natin, susundan na lang natin yung pattern natin. Dito muna tayo kay vertices. Ang vertices natin, so kanina sa about naman doon sa origin, madali lang kasi diretso na lang, no. So dito magko-compute lang tayo ng konti. H plus minus A. So ano yung H natin? Dito tayo, vertices. H, nakalagay doon, no? H plus minus A at saka K. H plus minus A saka K. No? So, yung H natin, digyan ko ng label para madali nating makita. Ito yung H, ito yung K. So, ang H natin, 7 plus minus
ano yung a natin? 5. And k, ano yung k natin? Negative 2. So, para mas madali nating makita, vertices natin is 7 plus 5, sa positive muna tayo, 12. 12, saka negative 2. Tapos, 7 minus 5, that is 2. 2, saka negative 2. Okay? So, meron na tayong vertices. Lagyan ko lang ng color red para madali nating makita mamaya pag nag-graph tayo, no? So, tapos na tayo sa vertices natin. Next, foci naman tayo. H plus minus C and K. Or H, positive, negative, C and K. Foci naman natin ay H plus minus C and K. Double check natin. H plus minus C saka K. So, ganun ulit. Kunin lang natin yung values na kailangan natin. So, yung H natin, ang H natin, 7. So, plus, minus, ano yung K na C natin? C natin is 3. And, K. Ano yung K natin? K natin is negative 2. So, pag sinimplify natin yan, 7 plus 3, 10, and negative 2. Tapos, 7 minus 3, that is 4, and negative 2. So, ito lang ha, sinisimplify lang natin yung plus saka minus dun. So, meron na tayong foci. Next. Vertices, foci. Major axis, yun na rin yung vertices natin. So, major axis. Then, minor. H, tapos K plus minus B. Minor axis. H, comma, up. H, ulitin natin. H, tapos K plus minus B. K plus minus B. Ayan na. So, madali lang naman, di ba? As long as meron na tayong mga values. Kasi, i-operate na lang natin siya. Si-simplify na lang natin. Ano yung H natin? 7. Tapos, K, positive, negative, B. Ano yung K natin? K natin is negative 2. Plus, minus. Ano yung B natin? B natin is 4. Ayan. So, pag sinimplify natin yan, we have 7, tapos sa positive, negative 2 plus 4, that is 2. 7, tapos negative 2 plus 4, 2. Doon naman tayo sa minus. 7, negative 2 minus 4, negative 6. So, ingat lang kayo sa pagsisimplify ha, kasi baka pag nagkamali kayo, mamamali na kayo, mamamali na yung parts natin, no? So, meron na tayong minor axis. Ayan, latus rectum. Sulat muna natin. Latus rectum. Ano yung formula natin sa latus rectum? H minus C. Tapos, K plus minus B squared over A. K plus minus B squared over A. Ito yung una, no? Yung pangalawa, magiging plus lang, no? H plus C. So, H plus C, tapos K plus minus B squared over A. Double check natin. Ayan. Ayan na. Patapos na tayo. So, una, dito muna tayo sa H. Pakita, ano muna natin yung working equation natin. H is 7.
minus C, 3. So, 7 minus 3, comma. Ano yung K natin? Negative 2 plus minus B squared, 16, over, ang A natin is 5. No? 5. Ayan. B squared over A. B squared, 16, over A, 5. So, kapag sinimplify natin to, that is 4 tapos sa plus muna tayo. So magiging ganito yun eh, negative 2 plus 16 over 5. So ano ba yung negative 2 plus 16 over 5? Negative 2 plus 16 over 5. That is 1.2. So, 1.2. Okay? Yung isa naman, minus naman, no? So, negative 2 minus 16 over 5. Sagot natin dyan. Compute natin na lang yung value ng 16.5 para mas madali. So, 16 divided by 5, that is 3.2. Ayan, no, 3.2 ang 16 over 5. So, kanina plus, ngayon minus. So, minus 3, that is 4, saka negative 2, saka minus 3.2, that is negative 5.2. So, ginawa ko lang decimal para mas mabilis, no? So, meron na tayong unang dalawa. Tapos, ito naman magiging plus. So, pag pinag-plus natin to, 7, ito yun, 7 plus 3, tapos ang k natin is negative 2 plus minus 3.2 ulit. So, ganun lang. 10, sulat ko na lang dito sa taas para pag nag-graph tayo, isa na lang. 10, tapos 1.2, then 10, saka negative 5.2. So, meron na tayong latus rectum, 4. Ayan. Okay, so, kompleto na tayo. May latus rectum na tayo. Meron na, yun. Okay. Sige, graph na natin. So, ayan. Medyo inano ko na yung Cartesian plane natin. In-adjust ko na para madali nyong makita dahil medyo nakafocus na sa part na to. Basta Cartesian plane pa rin yan, no? At least nakita nyo yung intersection natin, yung origin. So, una, pag nag-graph tayo nito, tandaan nyo guys, ang unang ginagraph natin dito yung center. Yun yung, kasi kanina, yung nag-discuss natin na at origin, gitna lang kagad. So, ito, center muna natin. 7 and negative 2. Anong quadrant yung 7 and negative 2? Nasa fourth quadrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and negative 2. Ito. So, ang center natin is 7 saka negative 2. Okay? So, anong susunod? Yung major axis natin. Ayan. 12 saka negative 2. 8, 9, 10, 11, 12. This is the vertices natin, no? 12 and negative 2. Tapos yung isa naman,
2 and negative 2. 2. Saka negative 2. Okay. Tapos minor axis. Aposay muna tayo. 10 and negative 2. 7, 8, 9, 10 and negative 2. So nandito siya. 10 and negative 2. Yung isa, 4 and negative 2. Ito. 4 and negative 2. Okay? Tapos, minor axis, 7 and 2. So, 7, ito. And 2. So, nandito yon. 7 and 2. Tapos, yung isa naman, 7 and negative 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ito. Yan, di ba? So, ano na lang kulang natin? Ang kulang na lang natin ay latus rectum. 4 and 1.2. 1, 2, 3, 4, tapos 1.2. Somewhere here. 4, saka 1.2. Tapos, sa baba, 4 and 5, negative 5.2. 4, saka 5.2. 1, 2, 3, 4, 5.2. Four, saka negative 5.2. 10, tapos 1.2. Katapat lang naman yon. 7, 8, 9, 10. Katapat ng focus, no? So, ito, latus rectum. 10, saka 1.2. Tapos yung isa katapat din. Anong label nun? 10 saka negative 5.2. 10 saka negative 5.2. Yan, ingat lang tayo. Medyo mahirap lang siyang i-graph dahil decimals lang siya. As long as maipwesto niya siya ng tama. So, connect na natin. Ayan, no? So, ganyan ang itsura ng ellipse natin. Connect lang natin to using imaginary line. Ayan, no? So, ito yung graph ng ellipse natin. Kompleto tayo ng parts. Center, minor axis, major axis, latus rectum, and focus or foci. Kasi dalawa, no? Plural tayo. Okay? So, I hope clear, no? So, ganun pa rin. Kailangan lang ng konting computation. Let us try number... dito na tayo sa letter B. Okay, so, yun. Number 2 pala, hindi letter B. No? Number 2. Ganun pa rin, kaya lang wala pa siya sa standard form. So, paano ba natin isisimplify yan? So, ganito lang yan. Kopyahin muna natin yung problem. Number 2, 4y squared plus 9x squared minus 24y minus 72x plus 144 is equal to 0. So, paano ba natin siya i-simplify? Gagawin natin standard form ng ellipse. So, una, pagtabihin natin lahat ng may x, lahat ng may y,
Tapos, ilipat natin yung constant sa right side. So, this is what I mean. 4y squared minus 24y plus 9x squared minus 72x is equal to negative 144. Okay? Tapos, common monomial factoring tayo. So, ito, factor natin to. Yan, para makita nyo, no? Ito yung may y natin, saka yung may x, common monomial factoring by groupings, no? So, 4, this is y squared minus 6y plus 9x squared minus 8x is equal to negative 144. Ayan. Tapos, i-apply natin yung completing the square. So, negative 6 sa y, sa x is negative 8. So, negative 6 divided by 2, negative 3 squared, that is 9. Ito, negative 8 divided by 2, that is negative 4 squared natin, that is 16. Okay? So, anong gagawin natin doon? I-add natin siya both sides, no? I-add natin siya both sides. So, we have So, pag inad natin siya, magiging 4 times y squared minus 6y minus plus 9. Ito yon yung sum ng sa y, no? Plus 9. Ito. Tapos, i-add natin yung product, no? X squared minus 8x plus 16 is equal to negative 144. So, yan. Tignan nyo, ito imumultiply natin to dito eh. No, imumultiply yan dyan. Kaya kung ano yung inad natin sa left side, yun din ang i-add nyo sa right side. Pero hindi lang basta plus 9, hindi lang basta plus 16. Kasi may constant tayo sa labas, which is 4 saka 9. So, ito itatimes nyo muna siya. 4 times 9, that is plus 36. Kasi parang 36 yung inad nyo dun eh. Tapos 9 times 16, that is plus 144. So, pakitandaan nyo, pag may constant sa labas, itatimes nyo muna siya. Then, saka nyo lang siya i-add sa right side. Kasi diba pag completing the square, ina-add natin siya both sides. So, hindi lang basta 9, hindi lang basta 16, i-multiply muna natin. Okay? Ayan, pa-factor natin yung naka-parenthesis. Para sa mga nahihirapan ng factoring, kung ano man yung in-squared natin sa completing the square, yun yung kasama ng x saka ng y natin. So, yan. Ang in-squared natin sa y is negative 3. So, y minus 3 squared. So, tapos na. Plus 9. Ano yung in-squared natin kay x? Negative 4. So, x minus 4 squared. So, hindi nyo na kailangan pang mag-isip sa factoring. Basta kung anong in-squared nyo sa completing the square, yun yung kasama ng variable natin. Is equal to 36. Okay? So, diba sabi natin dapat ang ellipse equal to 1 siya. So, para maging equal to 1, i-divide natin siya by 36. So, y minus 3 squared over 9 plus ito, cancel din yan, no? X minus 4 squared over 4 is equal to 1. So, ito na yung ating standard form. Okay? So, nasaan kaya ang ano natin? Graph. Nasa x-axis or nasa y? Nasa, ano nga bang gagawin natin doon? Tignan kung sino yung mas mataas na denominator. So, nakay y ang mas mataas na denominator. So, yan, no? Kung mas mataas yung denominator natin sa y, ito siya yung color red. So, y parallel to y-axis tayo. So, nakatayo. So, we have yung equation natin. Kopyahin nyo, no? X minus h. So, dapat mas nauuna yung ano natin. Kumbaga, parang ito yun eh. Ito yung equation natin, no? Ito, yan. So, x minus h
over b squared plus y minus k squared over a squared is equal to 1. So, kunin na natin yung mga values natin. H and k natin, ano yung h natin? Tandaan nyo, kabaliktaran, no? Kabaliktaran. So, h is h natin yung nakasama ng x. Yan ha, huwag kayong malilito. Tignan nyo. Kaya kinopya ko to eh. Kung ano yung kasama ni x, yan o, kasama ni x ay h. Ang center natin, h and k. So, hindi porkit nasa unahan yun, yun na din yun, no? So, x, ano yung kasama niya? H, which is negative 4. So, kabaliktaran, h natin is 4. Ang k natin, yan, negative 3. So, dahil negative, magiging positive, kabaliktaran. So, 4 and 3. Ito yung h, ito yung k. Okay? So, a squared and b squared naman tayo. Unti-unti lang, dahan-dahan, matatapos din natin yan kasi almost nandito na tayo. Medyo mahirap lang ng konti kapag hindi pa siya naka-standard form kasi kailangan nating i-manipulate pa siya. Okay, so ano yung a squared natin? Ang a squared natin nasa y, so 9. Ang b natin, 4. Ayan. So, a natin is 3, b is positive negative 2. C is equal to square root of a squared minus b squared. C is equal to square root of 9 minus 4. C is equal to square root of 5. O, kunin na natin value ni square root of 5. Square root of 5 is equal to 2.23. Meron na tayong A, B, C, H, and K. So, medyo ano na to? Medyo madali na to. Sundan lang natin yung pattern natin. Ilapit lang natin to para madali, hindi masyadong pabalik-balik tayo, no? Tatabi ko lang dito. Ayan. Okay? So, ano yung unang part natin? Color red tayo ha. Titingin tayo sa color red. Vertices. Vertices natin ay H K plus minus A. Ito yun, no? So, ano yung H natin? Ang H natin 4, comma, K 3 plus minus A. Ano yung A natin? 3. So, simplify natin. We have 4, 6. Then, 4 and 0. Ito lang sinisimplify natin, yung plus saka minus ha. Para baka malito kayo. So, meron na tayong vertices. Ayan. Tapos, susunod natin. Okay na tayo sa vertices. Foci naman. H K plus minus C. Ito. So, ang H natin 4, then K is 3 plus minus C. O, gamitin na natin yung value nun, 2.23. We have 4 and 5.23. Tapos, 4 and 4 and 0.73. No? 4 and 0.73. Or 77, sorry. So, meron na tayong foci. Ito na rin yung major natin. Vertices. So, minor naman tayo.
minor axis, H plus minus B, saka K. So, yung H natin, 4 plus minus B, 2. Tapos, ang K natin, 3. So, yan. Pag sinimplify natin, 4 plus 2, 6, saka 3. 4 minus 2, 2, saka 3. So, next natin, ang kulang na lang ay may minor na tayo, latus rectum. Ayan. So, latus rectum tayo. Ang formula natin sa latus rectum ay H plus minus B squared over A. H plus minus B squared over A. Tapos my, K minus C. Yung isa naman, plus C naman sa, plus C. H plus minus B squared over A, tapos K plus C. Ayan. So, substitute natin yung mga values na meron tayo. So, H, ano yung H natin? 4. Plus minus B squared 4 over ano yung A natin? 3. So kunin natin value ng 4 over 3, that is 1.33. So una meron pa pala tayong K minus C. At ano pa lang pala to, no? K minus C. Ano yung K natin? 3 minus, ano yung C natin? 2.23. Ayan. So, isa-isahin natin. Bali, ito magiging palitan na natin ng 1.33 para mas mabilis makuha. So, plus muna, 5.33 saka 0.77. Tapos yung isa naman, 4 minus 1.33, that is 2.67 saka 0.77. So dito naman tayo, ito din yung gagamitin natin, 5.33, kasi same lang naman yun, ito saka ito eh. So kinopya ko lang. Tapos 2.67, dito sa dulo lang maiiba, magiging plus. So 3 plus 2.23, that is 5.23. So 5.23. So meron na tayong mga latus rectum. Ayan, at last, pwede na tayong mag-graph, no? Anong uunahin pag nag-graph tayo? Center. Nasaan yung center natin? H and K, 4 and 3. Nasa first quadrant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ito. Center natin is 4 and 3. Okay? Minor axis, major axis. So, major axis muna tayo. 4, 6, 4, 0. 4 and 6. Ito. Four and zero.
Okay, then minor axis 6 and 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 3, 1, 2, 3. Lipat natin muna to. C is 4 and 3. So, ulitin natin. Minor axis 6 and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 3 nandito. Ayan. B. 6 and 3. Tapos yung kabila naman, 2 and 3. 1, 2, tapos 3 ito. 2 and 3. Medyo maliit yung ano natin, no? Ellipse. Tapos, ang kulang na lang natin, latus rectum. 5.33 saka 0.77. 1, 2, 3, 4, 5.33. Focus pa pala muna. Focus. Foci tayo. 4, tapos 5.23. 4, tapos 5.23. So, somewhere here. Four, tapos 5.20, 33. 23 lang na. So yan, basta mahalaga makita nyo. Medyo siksika na yung label natin. Tapos yung isa naman, 4 saka 0.77. So nandito lang yun. Ayan, no? Tapos, susunod natin is, ayan, katapat lang. Ilang units? 2.67. So, parte dito lang yun. Gamitan natin ang ibang kulay. Itong black. So, parang nandito yun yung ano natin. Ayan. Tapos nandito rin yung isa. Basta katapat siya ng focus natin, ng foci natin, no. Ayan. So hindi ko na ilalagay, basta at least nakita niyo yung position niya kasi medyo maliit na, siksikan na. Mahalaga nakita niyo yung apat, yung major parts natin, center, major axis, minor axis, the foci. So ayan yung kulay itim, ilalagay niyo lang yung label niyan. Yun na rin yun. So, apat, no? Kasi basta tandaan nyo, lagi siyang katapat ng foci. So, pag kinonect natin yan, yan, parang ganyan na itsura ng ellipse natin. Medyo maliit lang pag tiyagaan nyo na, no? Yan, kapag pinalaki natin, yan, naka-zoom. So, medyo maliit lang. Center natin, 4 and 3. Minor axis natin, 2 and 3, 6 and 3. Major, 4, 6 and 4 and 0. Foci natin, ayan, 4, saka 5.23, saka 4 and 0.77. Okay? So, again, kailangan tandaan natin na sa standard form dapat siya. So, recall natin, no, pag nag-standard form tayo, kailangan yan, nakita niyo yung ano natin, no? So, ita-transfer yung constant sa right side. Tapos, completing the square, add both sides. Don't forget to multiply. Saka natin siya i-add sa right side. Then, it should be equal to 1 until makuha natin yung values ng A, B, C, H, and K. Then, sundan nyo lang yung guide natin. Yan naman, naka-simplify naman siya. Basta, ang pinaka-challenging part lang dito, makuha yung values ng A, B, C, H, K, and of course, yung pagsisimplify natin ng bawat parts. So, dapat ingat lang tayo doon kasi baka pag tama na sana, namali tayo na pagsisimplify, mamamali din yung graph natin or even yung values na hinahanap natin or yung ordered pairs ng vertices, foci, and other parts, no?
So that's all for our discussion today about ellipse with center at H and K. So thank you. Have a nice day. Keep safe, everyone. Bye-bye.